birthday. Say may ari. I just want you to know that you are really special. Oh, why, oh, why, oh, why, oh, why. I just want you to know that you are really special. Hi! So, kasama ko ngayon si... Chisman! Chisman! At meron tayong special guest. Si Snorlax. Snorlax so, on the go. Follow niyo yung IG niya, Snorlax on the go, and follow him on his food journey. Oo! Oh, so, basta dun. Tama na dito kami ngayon sa Truegrill. The Truegrill. The Truegrill. Yes. Meat Lovers Cafe. Yup. Sa Makati. And we tasted their steak and their burger. Okay, sa steak muna tayo. Ay, actually, yung place. Yung place, parang bahay na naging restaurant. Pero ang sabi kasi ni research ako ni ma'am, ano daw sila, meat shop na naging, yun, tapos they, naging restaurant na sila. So, makikita mo yung may mga clippings mamaya. Yung decors, which is mga daming art paintings and stuff. Sobrang homey yung feeling. So, steakhouse siya. Siyempre, isipin mo pa, steakhouse medyo rough, medyo manly yung itsura ng team store. Pero this one's more on homey. So, the steak, the food. So, yung food na ginamit na ay yung steak. Australian? Australian? All natural. Tapos, grass-fed, free-range. No preservatives. So, no extenders, yep. No preservatives, age for tenderness. Boom. So, basically, yun yung highlight ng ano. Yun yung highlight ng buong food nila. Yung pinaka-minamarket talaga nila is yung beef, which is sobrang sarap. Ako, sa akin, in order ko ay medium rare yung doneness niya sa'yo. Ako, medium well yun sa akin kasi natatakot ako sa medium rare. Pero, okay naman siya. Malambot siya, pink, and with a little brown, sabi niya nung kanina. Siyang foodie. So, little pink and little brown. Tapos, sakto-sakto lang siya. Sarap. Yeah. Sa akin naman, ano, kaya pinili ko yung medium rare kasi... Yes! Sa iyo may ari. Ayun. Kasi gusto ko yung juice, yung pag kinakat ko. Sobrang mas satisfied talaga ako yung feeling na pag ginaganan mo yung juice niya. So, nakakatawa. Tapos, nagustuhan ko yung acidity na nadagdag ng mustard sauce. Meron silang homemade na mustard sauce na, ewan ko, parang, basta magic siya eh. Nakakainan siya sinong flavor yung ano. Parang nakakagana siya na gusto mo i-dip doon yung ano. Tapos, sabi pa ni Cherry sa kanina na is meat shop talaga siya. So, ang ano nila is they sell din yung meat as well as yung burger patties nila. So, magaganda yung quality ng meat na doon. Meron silang rep doon sa our freezer. Actually, sa dining. They can sell it sayang dapat kumakain. Meron din ano, meron clipping dyan. In boxes of 5 pieces. So, meron silang pinnacle ribeye, sirloin, steak, yep. Meron ba sa ano, different cuts na naka-box. Pwede rin namang yung ano, yung naka single lang. You can choose if you want single lang na. Pwede rin, meron din sila. At ang maganda, nandun yung instructions kung paano mo gagawin. Bio, microwave. Yes. So, pag may microwave ka, buhay ka na. Yep. As in talaga nandun. Susundin mo na lang yung instruction, which is very friendly. Nandun, may clipping naman din kami nalagay dyan. So makikita niyo doon na at least yung mga nangangarap na gumawa ng perfect steak, kumbaga. Restaurant style steak. Magagawa niyo na siya sa bahay. Just get the meat here and then do it at home in your condo or kung saan man. Do it by the microwave. Tapos we highly recommend using unsalted butter. Kaya para yung magbe-blend siya perfectly, yung butter, pag nag-melt siya, perfectly siya dun, magpo-coat siya dun sa steak. Sarap. Tapos it was served with fries, yep. Which pwede nyo gawing rice, pwede nyo... Kasi carbs. Carbs is life. Tsaka salad, pero sarap salad na. Masarap din naman yung ano, yep. Parang vinaigrette. Kaya medyo sour, may sour siya. So may contrast yung yep. Plate mo. So at least you get to experience yung
masarap ng steak, as well as yung side dish nila. So yun, tapos on, yung burger, ano masarap? Yung burger, masarap siya yung patty. Pero kasi yung, my comment is more on the bread, na they can amp up the taste if mas maganda yung bread na ginamit nila. Kasi parang they just use regular na bun. So they just use a regular bun. What they can do is they can amp it up to a brioche bun or maybe sourdough. Kasi uso naman yung sourdough. And masarap yung sourdough, di ba? Pag pinair mo na siya sa meat. So, yun. So, yung kumbaga parang yung variety. Oo. Or they can offer a variety of breads. Okay, sana yun. Yung may choices para at least maano na kumbaga ito, yung hindi mo na bread, at least meron kang choice, kumbaga. So, ayun, saka ito pa, bukod sa steaks and burgers, meron pa silang mga iba pang Filipino dishes. Diba? So, plus yun, kasi meron silang crispy pata, meron silang bulalo, may pinagpokongan, paella, pancit. At syempre, adobo. Oo, at marami pang iba. So, kumbaga, hindi lang siya yung steakhouse, hindi lang siya burger joint, kaya pa siyang Filipino food. So, kumbaga, lahat-lahat na nakukover nila. So ayun, sana mag-brush out kayo sa North. Kasi sobrang kasi ilan lang eh. Yung iba, USDA beef, pero Australian. Ito, Australian. Australia. Mike. So shout out kay Chris, Australia. Hi Chris! So ayun, di ba? Ayun, try nyo dito sa The Truegrill, dito sa Makati. And hope you enjoy this episode. Don't forget to like, Subscribe sa Facebook, sa Instagram, IG. And dito siyempre sa YouTube channel namin. Until next time, Team Tikim! Team Tikim! Bye! Bye. I just want you to know that you are really special.